cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating online tutorial session sa araw nito. Ako si Tutor Mark at ihanda na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama na ang inyong papel at kwaderno at atin ang tatalakayin ang week 3 lesson para sa Araling Panlipunan Baitang Ikalima. Kaya kung kayo ay handa na, ganun din ako. Pwede niyong pindutin ang hit like or heart para makita ko na kayo ay handa na. Kaya kung kayo ay naka-tune in, maraming salamat po at ako ay nakatingin din sa aking cellphone para makita kung kayo ay handa na. Ang aking presentasyon ay maaari po ninyong ma-download mamaya sa ating DepEd Commons. Kaya pwede nyo po itong ma-download ng libre at ma-share din po sa inyong mga kaklase, sa inyong mga kaibigan para lubos na maunawaan ang ating aralin para sa Araling Panlipunan Baitang Ikalima. At ang ating tatalakayin ay ang tungkol sa mga pagbabago sa kultura ng mga Filipino dulot ng impluwensyang Espanyol sa ating bansa. Noong nakarang linggo, ating tinilakay na ang mga Espanyol ay nagdulot talaga ng malaking pagbabago sa ating bansa. Ngunit mayroong dalawang grupo o dalawang pangkat ng mga Filipino na hindi nila talaga na-impluensyahan. Yun ay ang mga Igorot at ang mga Muslim. Ngunit sa pagkakataong ito, atin naman tatalakayin kung ano ang kanilang naging impluensya sa pangkalahatan, lalo na sa mga Pilipino. At ang ating ginamit na module ay mula po sa SDO Negros Oriental at pwede nyo pong puntahan ang URL link na ito. Kumpleto po ang module dyan ng ating mga kaibigan sa SDO Negros Oriental. Pwede nyo puntahan ang lrmdsnegor.net/
FlexiEd-Module. Para sa araw na ito, ito ang ating mga layunin at inaasahan ko na ito ay inyong matutunan pagkatapos ng ating tutorial session. Una, ay natutukoy ninyo ang mga pagbabago sa kultura ng mga Filipino sa panahon ng Espanyol. Pangalawa, ay naiisa-isa ninyo ang mga pagbabago sa kultura ng Filipino sa panahon ng Espanyol. Pangatlo, napahahalaga ninyo ang mga mabubuting pagbabago na ito na nagdulot sa ating kulturang Filipino. Mga bata, alam ba ninyo na may mga naitulong din na magaganda sa atin ang pananakop ng mga Espanyol? Hindi naman totally na negatibo. Meron ding positibo, lalo na sa larangan ng pagtingin natin sa ating kultura. Ito ay mas lalong yumaman. Kaya, nais kong tignan ninyo ng mabuti ang aking unang slide. Napansin ba ninyo ang kasuotan ng mga kababaihan? Hindi ba balot na balot mula sa kanilang leeg hanggang sa kanilang talampakan ay talagang napakahaba ng kanilang kasuotan? Ganyan dati ang pananamit ng mga kababaihan. Sa huling bahagi ng 16 na siglo, maraming aspekto ng pamumuhay ng mga Filipino ang kinakitaan ng bahid ng kulturang Espanyol. Malaki ang impluwensya ng Kristyanismo sa mga pagbabagong naganap sa kulturang Filipino. Mga bata, ating patandaan na dahil sa Kristyanismo, marami ang nabago. Hindi ba't nabanggit ko noon na ito ang ginamit ng mga Espanyol para mapasunod ang maraming mga Filipino? At dahil dyan, kahit kultura ay sumabay dito, ang mismong pamumuhay ng mga Filipino ay unti-unting nagbago. Huwag kakalimutan, ginamit ng mga Espanyol ang relihiyong Kristyanismo para ito ay makatulong na mapasakop ang mga Pilipino noong panahon yun. At dahil doon, ang kanilang aspekto ng pamumuhay ay nabago. Simulan natin sa una. Maaari niyong isulat ito sa inyong notebook o kwaderno. Ang unang nabago ay ang ating pananamit at palamuti na ginagamit sa ating katawan. Halimbawa ay ang mga kababaihan at kalalakihan. Ipinakilala ng mga Espanyol ang pagsusuot ng kamisa chino, pantalon, sombrero, sinelas, ropela at sapatos para sa mga kalalakihan. Inumpisa natin ngayon ang ating talakayan sa pagbabago ng kasuotan ng mga kalalakihan. Kung dati ay bahag, yun yung mga nakatakip lamang ang kanilang mga pribadong bahagi ng kanilang katawan, yung nakikita yung pangtaas, yan dati ang kasuotan ng ating mga sinaunang Pilipino. Ngunit sa pagdating ng mga Espanyol, kanila itong napalitan at naimpluwensyahan, nabalutan ang kasuotan ng mga kalalakihan. Kung dati ay bahag, natuto silang magsuot ng pantalon. Kung dati walang pangtaas, nagkaroon sila ng pagsusuot ng kamisa de chino. Kung dati ay nakayabag o nakapaalang, natuto silang gumamit ng sinelas at ng sapatos. At sa kasalukuyan ay makikita natin ang impluwensyang yan. Marami sa atin ang nagsusuot pa rin ng sando. Marami sa atin ang nagsusuot ng pantalon. At karamihan sa atin ay nagsusuot ng tsinela sa ating mga tahanan. Pag lumalabas, tayo ay nagsusuot ng mga sapatos. Yan ay kultura na naibigay sa atin ng mga Espanyol sapagkat ang ating katutubong paraan ng pamumuhay ay kanilang napalitan. Hindi ba't nakakatuwa? Yan ang isa sa nakita natin o tinutukoy natin na pagbabago sa aspeto ng pananamit. Yan ay para sa mga lalaki. Dumako tayo sa mga babae. Nakita ba ninyo ang kasuotan nito? Ang babaeng ito ay si Leonor Rivera. Ang mga kababaihan naman noon ay patuloy na nagsusuot ng mga tinatawag nating barot saya na kalaunan ay naging kimono. Ang kimono na tinutukoy natin dito ay ang bersyon ng Pilipinas, hindi yung kimono ng bansang Hapon o Japan. Nagsuot din sila ng mantilya o itim na balabal at panuelo o malaking panyo na ipinapatong sa balikat. Gumamit din sila ng mga peñeta at hikaw. Mga bata,
Ang mga kasuotan na ito ay malimit na lang na nakikita natin kapag meron tayong mga tradisyonal na pagdikiton o mga activities sa school kagaya ng selebrasyon ng buwan ng wika. Dito makikita natin na nagsusot ang kasuotang Pilipino, lalo na ang mga kababaihan. Pero noong mga panahong ito, sa panahon ng mga Espanyol, ang dating pananamit ng mga kababaihan ay nabago. Kung dati ay wala halos sila suot na panitaas o nakatapis lang, sa panahon ng mga Espanyol yan ay natakpan. Naging balot na balot ang kanilang kasuotan. At gaya nga ng nabanggit, at gaya ng nakikita ninyo sa halimbawang ito, ang kasuotan ng mga kababaihan ay talagang mahahaba. Sila ay gumagamit ng panuelo o yung makikita natin na parang may malaking panyo na nakapatong sa kanilang balikat at may pinyeta ang kanilang mga buhok. Yun yung parang sukulay pero siya ay nakadisenyo na iniipit sa buhok para magkaroon ng disenyo. Bukod doon ay natuturing silang gumamit ng hikaw na malalaki. Ang mga kababaihan natin na katutubo ay gumagamit naman noon ng hikaw, ngunit ito ay nabago sa panahon ng mga Espanyol dahil natuto silang gumamit ng iba't ibang mga kagamitan para magkaroon ng mas magandang hikaw. At ito ang iba pang halimbawa ng mga kasuotang kababaihan noong panahon iyon. Gaya ng inyong nakikita, mapamatanda o batang babae, ang kanilang kasuotan ay ang tradisyonal na kasuotang kimono ng mga Pilipino. May mga nakabarot saya. Ang kanilang mga buhok ay kakikitaan natin ng panyeta. Ang ilan sa kanila ay may hawak pa rin mga panuelo o panyo. Hindi ba makikita natin ng malaki ang pagkakaiba ng kasuotan noon at kasuotan ngayon? Sa panahon ngayon, pag nakakita tayo ng babaeng nakasuot ng ganyan sa labas ng ating bahay, ang ating iisipin ay, saan kayong costume party siya pupunta? Kasi ang iniisip natin, pang costume na lang siya. Pero noong panahon yun, yan ang karaniwang kasuotan ng mga kababaihan. Kaya kung ito ay inyong naunawaan, hit like or heart. Gaya ng akin nabanggit, yan ay pwede niyong i-download mamaya sa DepEd Commons. Yan po ay aking i-upload. Susunod na bahagi. Alam ba ninyo na ang pangalawang impluensya ng mga Espanyol sa atin ay ang pagpapangalan? Dahil sa taong ito, siya ay si Gobernador General Narciso Claveria Bautista. Ayon sa kanyang ipinalabas na dekreto o decree, yung tinatawag nating Claveria Decree of 1849, inuutos niya na ang mga Pilipino ay kinakailangang magkaroon ng apelyido na makikita sa katalogo alfabetiko de apelidos. Meron silang pagpipilian na 61,000. Ibig sabihin, kinakailan sa pagpili nila ay related sa kanilang trabaho, related sa kanilang profesyon, related sa kung ano ang kanilang estado ng pamumuhay. Isang halimbawa dito ay ang pamilya ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang pinili nilang apelyido nung panahon yun ay Mercado. Kaya yun ay isang halimbawa ng dekretong ito. Dito naman kay Narciso Claveria Bautista, siya ay nag-utos na kinakailangan ang mga Pilipino ay magkaroon na ng apelyido sapagkat ang tradisyonal na pangalan ng mga Pilipino ay hindi gumagamit ng mga apelyido talaga. Halimbawa, ang tawag ay Malakas o kaya ay Gainan, Kilapulapo, hindi natin alam kung ano ang kanyang apelyido, di ba? Pero sa panahon na ito, ipinag-utos ni Claveria na dapat ay magkaroon ng tamang pagpapangalan sa mga Filipino. Kaya huwag kakalimutan ang kanyang pangalan, siya ay si Gobernador General Narciso Claveria. At dito na uso ang paggamit ng mga malakas nilang apelyido. Halimbawa ay ang Cruz de los Reyes, Rosario, Santiago at iba pa. Online, meron ba kayong naiisip na apelyido na Malakastila o Espanyol ang pagkakatunog? Maaari niyong ibigay ito o i-type? Pwede niyong i-type para ito ay aking banggitin at makita kasama ng inyong pangalan. Maaari ba kayong magbigay sa akin ng halimbawa ng mga apelyido na maililink natin sa katalogo alfabetiko de apelidos na ipinalabas noon
ng Clavera Decree of 1849. Yan. Kaya kung ang apelyido mo ay Cruz, alam mo na na yung sinaunang yung mga ninuno ninyo ay yun ang kanilang napili na apelyido. Okay. Sabi nga dito ni Erich Navidad, sabi niya salvasyon. Okay, tama. Sabi naman ni Rosario da is Guerra, sabi niya Guerra. Okay, tama. At gaya nga ng akin nabanggit, mahalaga na kailangan ay tukuyin natin kung ano ang apelidong ito sapagkat yan ay inilalapit kung ano ang pamumuhay o ang estado ng taong iyon. Halimbawa, ang apelido ko ay C. Ang C ay hindi natin makikita sa katalogo alfabetiko ng apelido dahil yun ay apelidong para sa mga Chino. At kaya natin ito binabanggit dahil ang ating kultura ay naging napakamakulay sapagkat sa mga, dahil sa ginawa ng mga Espanyol, nagkaroon tayo ng identidad. Hanggang sa kasalukuyan, yan ay ating ginagamit. Kaya kung ang inyong sagot ay gaya ng kay Noah Cruz, sabi niya, Del Rosario. Tama. According naman kay Amberly Magbitang Eligio. Ayan. Sa Avedra naman ang tugon o sagot ni Ash Montero sa Avedra. Wow! Apelido niya yun na. Ayan. At kung ang inyo pang tinukoy ay Castillo, De Jesus, yung mga ganong pangalan o ganong apelido, kayo ay wasto. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Maliban sa pagpapangalan sa mga tao, kasunod din ito ay ang pagpapangalan sa mga pook o lugar gaya ng mga pueblo at alkadya. Kaya karamihan sa mga lugar sa ating bansa ay hinango ang pangalan sa mga santo o patron. Halimbawa, Santa Cruz, Maynila, Santa Ana, Cagayan. Marami tayong mga lugar na kung saan ay isinunod ito sa pangalan ng mga santo. Okay, online. Pwede ba kayong magbigay sa akin ng mga ngalan ng lugar na idinugtong sa ngalan ng mga santo? Pwede niyong i-type ang inyong kasagutan. Ayan. So habang hinihintay natin ang inyong tugon, gaya nga na akin nabanggit, ang pagpapangalan noong panahong ito ay ginawang napaka-importante sapagkat nais nila na magkaroon ng pagkakakilanlan ang bawat tao. Kasunod noon, ang mga importanteng mga lugar din ay isinunod sa ngalan ng mga patron at santo. Kaya, halimbawa, yung lugar sa Maynila na isang lungsod, San Juan, o di ba? Isang halimbawa natin yon. Kaya, kung meron kayong naiisip na mga lugar na isinunod para sa mga santo, kayo ay tama roon. Tandaan ha, hindi lamang pangalan ng tao ang ginamitan natin ng pagpapalit ngalan, kasama na rito ang mga pook, pueblo at alkadya noong panahong ito. Kaya sabi nga ni Andre Bundok, sabi niya San Jose. Pwedeng ang lugar na ito ay San Jose sa Occidental Mindoro, di ba? Pwedeng ganon. Pwede rin naman ang San Pablo na makikita naman natin sa Laguna. Ayan. Meron naman na sumagot ng Santo Tomas kung ikaw ay taga Batangas. Napakahusay. At yan ang hinimbawa natin sa mga pagbabago na naganap noong panahon iyon. Kaya kung inyong natukoy ang pangalawa, ang pagpapangalan, very good. Let's move on. Pangatlo. Ang sumunod na pagbabago sa ating aspektong pangkultural ay ang pagbabago sa ating musika, sayaw at mga pagdiriwang gaya ng ipinapakita natin sa mga larawang ito. Sa kasalukuyan, ipinagdiriwang natin ang pagkakaroon ng Santa Cruzan. Mayroon tayong Flores de Mayo. Mayroon tayong Panunuluyan. Lahat ng mga yan ay bahagi ng tradisyon na naibigay sa atin ng mga Espanyol. Sa paghahalo ng sinaunang tradisyon at mga bagong natutuhang musika mula sa mga Espanyol, ay sumibol ang mga sumusunod gaya ng Pabasa, Flores de Mayo, Santa Cruzan, Panunuluyan at Salubong. At kung titignan natin ang mga ito, yan ay kaugnay sa reliyong Kristyanismo. Gaya ng aking nabanggit kanina, talagang napakalaki ang naging impluensyo nito sapagkat maging sa ating mga pagdiriwang,
gaya nito na meron tayong santaklusan, panunuluyan, salubong, pabasa, lahat ng yan ay nakaangkla o nakadugtong sa ating relihiyong Kristyanismo. Ipagpatuloy natin. Maliban doon, mula sa paggamit ng musika, sa panahon ng Espanyol ay napatanyag ang tinatawag nating harana. Isa itong uri ng kundiman o awit ng pagsinta at inaawit sa harap ng tahanan ng dalagang nililigawan. Noon, kapag may nanliligaw, sila ay gumagawa ng pag-awit. Sinusuyo nila sa harap ng tahanan ng babae at ang tawag natin doon ay harana. Yan ay naging tanyag sa panahon ng mga Espanyol. Sa kasalukuyan, medyo modern na eh. Hindi na natin malimit makita itong harana kasi ang nangyayari, dahil meron na tayong social media, yung iba na i-inlove, panonood lang ng TikTok. Ayan, yung iba na i-inlove na pag nakita na, ay, ang ganda ng ano, ng profile sa Facebook, nag-iba ang ating pananaw ngayon. Naging iba ang pananaw ng mga kabataan. Pero sa panahon ito, para masuyo ang isang babae, nagkaroon tayo ng tinatawag na harana. Okay? Kaya mga bata, kung makakarinig tayo ng may tumutugtog ng gitara, lalo na sa mga probinsya, itong tradisyon na ito o ang kulturang ito ay buhay pa rin naman. Pero tatandaan natin, huwag nating papatayin ang kulturang ito. Pwede naman natin itong gawa ng modern version kung sakaling nais mong sa hinaharap, manliligaw ka ng babae, eh didaanin mo sa harana. Kung hindi ka marunong tumugtog ng gitara, eh gumamit ka na lang ng karaoke, di ba? O pwedeng i-karaoke mo na lang yan. Yung mikropono na instant na pwedeng i-coconnect sa iyong cellphone. Pwede naman yung gawin in a modernized way. Pero gaya nga ng aking binanggit dito, ang harana ay isang natatanging bahagi ng ating tradisyon sapagkat ito ay nagpapakita ng ating paraan ng panliligaw sa mga kababaihan. Kaya kung ito ay inyong naintindihan, hit like or heart. Moving forward, maliban sa mga musika, kabilang ang pagbabago sa ating aspekto ng pamumuhay ay ang mga sayaw. Halimbawa ay ito. Meron tayong tinatawag na itik-itik at tinikling na traditional na sayaw. Pero ito ay nag-umangat sapagkat ito ay sinaliwan ng indayog at tempo ng lahota at polka ng mga awitin o tugtog ng Espanya. At sa pamamagitan nito, ito ay nag-blend sa ating tinatawag na paraan ng pagsasayaw. Maliban doon, kung may fandango ang Espanya, ang Pilipinas ay nagkaroon ng version na tinatawag na pandango sa ilaw. Kung nais ninyong mapanood ang mga halimbawang ito ng sayaw, ay makikita natin yan online. Halimbawa ay ito. Itong nakikita ninyo ang tinatawag natin na pandango sa ilaw. Yan ay kung saan may hawak na baso ang mga kababaihan at hawak-hawak nila ito. Meron din silang baso sa ulo na may ilaw. At kung ating makikita, yan ay isang klase ng isang pinagmamalaking sayaw ng mga Pilipino na talagang hinahangaan sa buong mundo. Kung titignan ninyo, kailangan balanse yung baso dahil kung hindi, ito ay maaaring bumagsak. Sa pagtagal nito, makikita natin na yung mga kalalakihan ay mayroong nilalatag na panyo at doon nila inililipat naman yung mga baso na ito na may ilaw at yan ay kanilamang gagamitin sa pagsasayaw gaya ng inyong nakikita. So, kung nais ninyong mapanood ito, gaya ng akin nabanggit, i-upload ko ang PowerPoint presentation na ito sa DepEd Commons para maaari nyong makita at mapanood ang video na ito. Hindi ko maiplay ang tugtog kasi makaka-copyright tayo eh. Ayan, kaya ipinapaliwanag ko lamang kung ano ang nakikita rito. Ngayon, ito namang sa kabila ang tinatawag natin na itik-itik. Ayan, mga kababaihan ang malimit na sumasayaw nito. At ginagaya nila ang kilos ng isang itik. Okay? Yun yung parang pato. Ayan. Kaya ang kanilang kilos ay ganoon. So, malimit nating makita ang ganitong klase ng mga sayaw kapag buwan ng wika o may selebrasyon sa paaralan. Pero yan ay bahagi ng pagdiriwang ng mga Pilipino at ito ay nag-evolve gaya ng aking nabanggit. Okay? Dumako tayo sa susunod na bahagi. Maliban dito,
ang ating pambansang sayaw na tinatawag na Carinyosa ay naimpluwensyahan din ng mga Espanyol. At maliban doon, ipinakilala rin sa atin ang iba't ibang mga sayaw gaya ng rigodon, tasakat, lanceros, mazurka at ganun din ang surtido. So kung ating titignan, ang sayaw na ito, yung Carinyosa, yan ay pagpapakita kasi ng isang babae na may hawak siyang pamaypay, tapos ipinapakita niya yung may nagugustuhan siyang lalaki, pero syempre kinakailangan ipakita yung finesse o yung ugaling Pilipina na dapat hindi ikaw ang mauna, di ba? So pinapakita dito yung kayumihan, yung pagiging simple ng isang babae, pero pinapakita rin niya na may gusto din siya doon sa lalaki. Yun yung pinapakita na kwento ng Carinyosa. At ito ay makikita natin na malimit na sinasayaw sa mga pagtitipon, lalo na kung ito ay isang big event. Makikita natin ito usually sa Cultural Center of the Philippines. Ayan, sinasayaw yan. At ganun din kapag meron tayong celebration gaya ng buwan, ng wika. So tatandaan natin na ang Carinyosa ay ang ating pambansang sayaw. Lipat tayo sa susunod na bahagi ng ating talakayan. Ang sarap, di ba? Pagkain. Tama kayo nang nakikita sapagkat maging ang lutuing Pilipino ay na-impluensyahan ng mga Espanyol. Natuto ang mga Filipino na gumamit ng kutsara at tinidor, ganun din ang kutsilyo sa pagkain. Sapagkat sa panahong sinauna, ang ginagamit kasi ng mga Pilipino kapag kumain ay mismo ang kanilang mga kamay. Diba? Tayo naman nakikita natin na masarap talagang magkamay, lalo kapag kumakain. Yun nga na siguro din malinis ang kamay, di ba? Pero sa panahon ng mga Espanyol, ipinakilala nila ang paggamit ng kutsara, tinidor at kutsilyo, yung tinatawag nilang cubiertos. Maliban doon, tinuruan nila tayo gumamit ng plato, tasa, baso, mangkok, platikito at maging ang mga lutuin natin. Gaya ng menudo, afretada, relleno, paella, o diba, ang dami-dami nakakagutom. Karamihan ng mga yan ay mga luto na na-impluensya ng mga Espanyol at kasalukuyan, yan pa rin ay niluluto ng marami sa atin. Kaya kung yan ay inyong naintindihan o naunawaan, ito ang challenge ko. Mayroon ka bang alam na lutuing Filipino na impluensyahan ng mga Espanyol? I-type nga yan at aking babanggitin. Meron ba kayong alam na lutuing Filipino na na-impluensyahan ng mga Espanyol? Sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa. O eto o, meron tayong menudo, may afritada. Parang magkakapareho sila ng kulay, no? May relenong bangus, meron tayong paella. Kayo ba, may naiisip ba kayong mga lutuin na na-impluwensyahan ng mga Espanyol? Sabi ni Rosario Daiz Guerra, sabi niya, adobo, very good. Ayon naman kay Noah Cruz, escabeche. O di ba yung tunog pa lang, di ba? Tunog Kastila na, napakahusay. Ayon naman kay Christine Martin, pinakbet. O di ba? Kasi marami tayong mga lutuin talaga na talagang na-impluensya. Pero kapag nakakita tayo ng mga lutuin, kagaya ng spaghetti, pansit, hindi yan impluensya ng mga Kastila. Yan ay impluensya na ng iba pang mga bansa. Kasi ang spaghetti ay yan ay isang pagkain na na-influensyan tayo ng mga Amerikano. So, hindi pwede ang spaghetti. Hindi rin pwede ang pansit kasi ito ay influensya naman ng mga Inchik o ng mga Chino. Ayan. Kaya, kung ang inyong sagot ay caldereta, ayan, tama kayo, menudo, ayan, pochero, yan ay mga halimbawa ng lutuin. At, ayon naman kay Kevin John Eresila, sabi niya yung paggawa daw ng longganisa. Magaling, o diba? Nakakatuwa. At hanggang sa kasalukuyan, kinakain natin ang mga ito, diba? Ayan, lipat na tayo sa susunod na bahagi. Panglima na kinakailangan niyo isulat sa inyong kwaderno. Ang panglima na nakapekto sa atin ay ang tinatawag natin na panitikan. At alam ba ninyo na ang doktrina Kristiyana ang unang aklat sa Pilipinas na naglalaman ng mga dasal? Ito yung unang aklat na nalimbag. Gaya ng akin nabanggit, konektado sa relihiyong Kristiyanismo.
At ang ating panitikan ay napunta sa paniniwala, pananampalataya, at dahil dyan, yan ang ating nakita na kabuuan noong panahong ito. Tandaan, ang doktrina Kristiyana ang unang aklat sa Pilipinas na naglalaman ng mga dasal. At ang tawag sa mga unang manunulat nito na nakapagsali nito ay tinatawag na Ladino. Tandaan na, ang mga tagapagsalin na Filipino ang siyang naging unang manunulat sa wikang Espanyol na tinatawag nilang Ladino. Dapat separated to. Ilalagin ko yun ng space mamaya. Ayan. So natandaan nyo na mga bata, lipat tayo sa susunod na bahagi. Maliban sa panitikan ay kaugnay nito ang tinatawag natin na sining or art. Ang sining o art ay kasunod pa rin sa relihiyong Kristyanismo. Dala ng impluwensang Kristiyano ay lumaganap at naging limitado sa temang panrelihiyon lamang ang mga likhang pinta, eskultura dito sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. At sabi nga natin, isa sa pinakasikat na lugar sa bansa ay ang Paete sa Laguna, kung saan makikita natin doon yung mga magagaling na manlililok. Yan ay naimpluwensya ng paniniwala natin sa relihiyong Kristyanismo. Kaya ang singing at ang panitikan ay umiikot sa pangrelihiyong aspekto. Susunod, pampito. Isa sa naging ambag din sa atin ng mga Espanyol ay ang pagkakaroon ng edukasyon. Yun nga lang, hindi ito kagaya ng edukasyon na itinuro ng mga Amerikano, sapagkat sa mga Espanyol, nagtayo sila ng mga pampaaralang parokya na sinimula ng mga paring Agustino sa Cebu. Sila ay nagtuturo ng relihiyon, pagsulat, pagbasa, aritmetika, musika, sining at mga pangkasanayang pangkabuhayan. At kung ating titignan, ito ay nakakulong lagi sa tinatawag natin na relihiyon. Doon nila ipinapasok. At ang mga paaralan noon ay itinayo na magkahiwalay ang para sa mga lalaki at ang para sa mga babae. Ayon na rin yan sa dekreto o sa education decree ng 1865 na inilabas ni Reina Isabel. At dahil dyan, nagkaroon tayo ng mga pampaaralang para sa lalaki at paaralang para sa pambabae. Take note ha, kung ngayon sa kasalukuyan nakikita natin mga bata na magkasama sa classroom ang lalaki at babae, noong panahon ng mga Espanyol, magkahiwalay sila, hindi pwede. Dapat all boys school, tapos yung isa naman ay all girls school. At ang itinuturo sa mga kababaihan ay ang tamang kilos para sila ay maging mabuting may bahay ng kanilang pamilya. At sa mga kalalakihan naman ay yung usual na itinuturo gaya nito, yung relihiyon, pagsulat, pagbasa, aritmetika, musika at sining. Tandaan ha, magkaiba ang paaralang pinapasukan ng lalaki at babae noong panahon ng mga Espanyol. Magka-separate sila, okay? Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok sa iisang parehong paaralan yung lalaki at babae, magkahiwalay talaga sila, okay? Tandaan yun ha. Susunod, ayon naman sa aspektong arkitektura na hanggang sa kasalukuyan na ating makikita, di ba marami tayong mga churches sa kasalukuyan? Lahat ng mga simbahan natin na makikita ngayon ay karamihan sa kanila'y naitayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Ang mga estruktura tulad ng simbahan, gusaling pampubliko at bahay na bato noong panahon ng kolonyalismo ay ipinatayo sa paraan o estilong Antillean. Ang estilong ito ay buhat sa Antilles ng Central America at hindi sa Spain. At pinagsama-sama nito ang mga halimbawa ng arkitekturang Byzantine, Baroque, Gothic at maging ang Moro architecture. So halimbawa ng napakagandang arkitektura na itayo nung panahon ng mga Espanyol ay yung Manila Cathedral na nasa loob ng Intramuros. Ito naman ang halimbawa ng mga bahay na gawa o isinunod sa estilong Antillean. Ayan, o diba? Yung mga bahay na sinauna. Yung pag nakakita tayo niyan, ay ang ganda, kagaya ng nasa Ilocos, di ba? Bukod dito yung mga bahay na makikita natin sa Taal, Batangas, ganyan ang istruktura o ayos nito. Ganon din sa Bataan. Di ba? Meron ba kayong mga nakikita pang ganyan na bahay sa kasalukuyan?
Kung meron, napakaswerte ninyo sapagkat ang mga bahay na yan ay maituturing na natin ng mga heritage houses. Ngayon, na naipakita ko na sa inyo ang iba't ibang mga aspekto na na-influensyahan sa atin ng mga Espanyol, nais kong sagutin ninyo ang ating sumusunod na pagsasanay. 1 to 10 lang to, napakadali lang. Isasabihin nyo lamang ang salitang tama o mali. Number 1, malaki ang impluensya ng reliyong Kristyanismo sa mga pagbabagong naganap sa kulturang Filipino. Yan ba ay tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling. Kaya nga gaya ng aking nabanggit, di ba kanina, halos karamihan ng aspetong pamumuhay ng mga Pilipino ay talagang nagbago at ito ay naidudugtong lagi sa reliyong Kristyanismo. Kaya sa mga sumagot ng tama, kayo ay mahusay. Kagaya ni Rafael Estanislao, tama ang kanyang sagot. Okay, ngayon, lumipat tayo sa item number 2. Ang kasuot ng Amerikano at Levi's ang ipinalit sa bahag at ang kangan sa ng ating mga kababayan noon. I need to correct this, kangan lang to ha, kangan, hindi siya kangan sa kaaway. Ang kasuot ng Amerikano at Levi's ang ipinalit sa bahag at kangan sa kasuotan ng ating mga katutubong Pilipino noon. Ito ba ay tama o mali? Again, I need to correct item number 2. Ang dapat tatanong dito ay, ang kasuotang Amerikano at Levi's ang ipinalit sa bahag at kangan. Yun lang dapat ang nakalagay dyan. Okay? So sa item number 2, ang sagot natin dapat ay mali. Sapagkat hindi yun ang ipinalit. Ang ipinalit dito ng mga Espanyol ay ang kasuotang barot saya at ang pagsusuot ng pantalon, kamesa di chino at sinelas para naman sa mga kalalakihan. Kaya sa mga sumagot ng mali, kagaya ni Princess Gashas, Cheska Mangaba at Ena Galang, ang sagot natin ay mali. Okay? Number 2, dapat mali ang ating sagot. Sapagkat hindi naman kasuot ang Amerikano at Levi's kasi yan ay bahagi na ng impluensya ng mga Amerikano. Ang tinutukoy natin dito ay impluensya ng mga Espanyol. Again, ikokorek ko po yung item number 2. Dapat ang tanong dyan ay ang kasuotang Amerikano at Levi's ang itinalit sa bahag at kangan. Yun lang dapat yun. Number 3. Ang Clavera Decree of 1849 ay nagbigay ng apelidong Espanyol sa mga Filipino. Yan ba ay tama o mali? Ano sa tingin niyo ang sagot natin sa item number 3? Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling. Dahil gaya nga ng ating nabanggit kanina, karamihan ng mga apelido noong panahon na yon ay wala pa talaga. Kaya iniutos ni Gobernador General Claveria na dapat ay magkaroon ng apelido ang mga Filipino at ito ay kasunod sa apelidong Espanyol. At maliban doon, isinunod din ang pagbabago sa karamihan ng pangalan ng mga pueblo o mga lugar sa bansa at ito ay sinunod sa ngalan ng mga patron at santo. Kaya kay Roy Flores, Rafael Estanislao at Jacqueline Silvino, correct ang inyong sagot na tama. Number 4, binago ng mga Espanyol ang mga pangalan ng mga pook, pueblo at alkada at ito ay hinango sa pangalan ng mga patron at santo. Yan, ikakabigay ko lang kanina. Ano sa tingin ninyo ang kasagutan? Gaya ng sagot ni Stephanie Villaluz at Art Louis Magbitang at kay Yesha Santos, sabi nila ay ano ang sagot? Ang sagot natin sa number 4 dapat ay tama. Kaya itong item na number 4 na mali, dapat yan ay tama. Papalitan ko lang ha. Escape ko lang po. Yan. Edit ko lang. Ang sagot natin sa number 4 ay tama. Sapagkat yan ay binago ng mga Espanyol. Tandaan natin na sa pamamagitan ng Clavera Decree, hindi lamang pangalan ng mga o hindi lamang apelyido ng mga Pilipino ang kanilang binago. Pati ang mga pangalan ng pook,
Pueblo at Alcadia ay kanilang binago. Kaya sa item number 4, yan ay may sagot dapat na tama. Okay? Lipat tayo sa susunod na item. Number 5. Pinag-utos ni Reyna Isabel sa pamamagitan ng Education Decree of 1865 ang pagpapatayo ng dalawang paaralan. Isang para sa panlalaki at isa naman ay para sa babae. Ano ang tamang sagot natin sa item number 5? Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Kaya nga, gaya ng aking nabanggit kanina, hiwalay ang paaralan ng mga lalaki at babae sa panahong ito. Hindi kagaya sa kasalukuyan na pwede silang magkasama sa isang school. Pero sa panahong ito, magkahiwalay itong ipinatayo. Kaya sa mga sumagot ng tama, kagaya ni Melanie So, ganun din kay Noah Cruz, magaling. Tama dapat ang ating sagot sa item number 5. Number 6. Napatanyag ang harana sa panahon ng Espanyol. Tama ba ito o mali? Ayon kay Thea Oñate, sabi niya, tama, mahusay. Sabi ko nga, kahit na ito ay kalimitan na nakikita na natin sa mga probinsya, importante na ipagpatuloy natin ang tradisyon na ito sapagkat ang harana ay pagpapakita ng panliligaw ng isang lalaki sa isang babae sa pamamagitan ng pagtugtog ng gitara. O diba? At pwede niyong gawin din yan. Next, lipat tayo sa susunod na item, number 7. Natutuhan ng mga Filipino mula sa mga Espanyol ang pagkamay sa pagkain. Tama ba ito o mali? Natutunan ba natin sa kanilang paggamit ng kamay lang sa pagkain? Tama o mali? Kung ang sagot nyo ay mali, magaling sapagkat noong sinaunang pamumuhay ng mga Filipino, talagang nagkakamay na ang mga Filipino kapag gumamit ng pagkain o kapag kakain. Pero sa pagdating ng mga Espanyol, tinuruan ng mga Filipino gumamit ng cubiertos, gaya ng kutsara, tinidor at kutsilyo. Kaya kung ang sagot nyo sa number 7 ay mali, then you are correct. Item number 8. Ang tinikling ay isang sayaw ng panunuyo o paniligaw kung saan ang babae ay nahihiyang magpakita ng damdamin sa lalaki at itinatago ang mukha gamit ang panyo o pamaypay. Ano kaya ang sagot natin sa number 8? Sabi ni Kate Sosa at ni Ann Javi, ganun din kay Andre Bundok, sabi nila, mali. Tama kayo doon. Mali sapagkat karinyosa ang sayaw na nagpapakita ng panunuyo o panliligaw. Kaya nga ang karinyosa gumagamit ng pamaypay. Tinatakpan ng babae yung kanyang mukha kasi ipinapakita niya na hiya siya. Pero meron talaga siyang damdamin o may gusto siya dun sa lalaki. O diba? At ipinapakita lamang nito yung ganda ng ating kultura at tradisyon. Moving on to number 9. Marapit na tayo matapos. Number 9, ipinakilala rin ng mga Espanyol ang dasal, nobena, talambuhay ng mga santo at santa, mga awit, kurido, tula, kwento at zarzuela. Ang number 9 ba ay tama o mali? Kung ang sagot nyo sa number 9 ay tama, then you are correct. Kagaya ng sagot ni Miguel Cuaco Cabarogias, ganun din kay Jasmine Paraiso. Yan, sagot nila ay tama sapagkat, gaya ng aking nabanggit kanina, hindi ba idinugtong sa relihiyon ang mga iba't ibang tradisyon kaya meron tayong salubong, meron tayong panunuluyan, meron tayong pabasa. At maliban doon ay itinuro sa atin ng mga Espanyol ang iba't ibang mga dasal. Kasi nga, nakafocus sa relisyon. Kaya sa mga sumagot ng tama, you got it right. Moving on. Number 10. Itinatag ng mga misyonerong Agustino sa Cebu ang kauna-unahang paaralang pamparokya. Kung kayo ay nakinig sa akin, ano kaya ang sagot natin sa item number 10? Yun ba ay itinayo ng mga Agustino sa Cebu? Yan ba ay tama o mali? Ayon kay Andre Bundok, sabi niya 10, tama, then you are correct. Sapagkat dito unang naitayo ang mga paaralang pamparokya. Kaya kung ito ay inyong nasagutan ng tama, napakahusay. At dyan nagtatapos ang ating talakayan o aralin para sa week 3 lesson. Sana ay naunawaan ninyo ng mabuti ang mga impluensya, ang mga naging
epekto nito sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino at malaking bahagi rito ang itinurong relihiyon sa atin ng mga Espanyol. Kaya nagbago ang ating paraan ng pananamit, palamuti sa damit, ang ating pangalan, ang ating mismong edukasyon, kabilang na ang ating mga kinakain. Lahat ng yan ay bahagi ng mga naging impluwensya sa atin ng mga Espanyol. Kaya muli, ako si Tutor Mark na inyong makakasama para sa Araling Panlipunan 5. Gaya ng aking nabanggit, maaari niyong ma-download mamaya ang presentasyon na ito sa DepEd Commons. Hanggang sa muli, paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!